Ito na mga loves. Meron na akong sasabihin ha. So, merong nag-comment. Hello mga loves! Pakita ko lang po sa inyo ang gandang-gandang mga colorful na mga kahoy sa aming harap ng bahay. Itong kahoy na ito is naglinya po ito boundary sa kapitbahay at sa amin. At saka yung kahoy na ito is sa amin. At maganda po itong kahoy na to kapag spring, like ngayong time na yon, and then pag fall talaga. Kasi kapag fall, ganito yung kulay niya plus yung pulang bunga. As in, maganda po talaga siya. So, ipakita ko lang po sa inyo mga loves ang magagandang kahoy po dito sa harap ng bahay. At meron po tayong maririnig na mga huni ng ibon. Ito na mga loves. Meron na akong sasabihin ha. So, merong nag-comment. Sabi pa niya, untidy daw yung bahay ko. Clutter ba? So, sobrang clutter daw yung bahay ko. So, that means, untidy, madumi, ang daming kalat. So, sabi ko, so, nireplyan ko siya. So, nireplyan ko siya, sabi ko. Bahay ko naman ito. May bahay ka? Naisip ko, perfect ba lahat ng bahay? Perfect ba dapat ng bahay? It's imposible. Imposible na perfect ang bahay. Yung parang talagang spotless. Walang nakakalat doon, walang tsinelas na nakikita. Parang museum ba na sobrang, parang walang nakatira. Yun siya. So dahil nag-response ako, ang dami niyang ichichiburichi. Ito yung problema sa iba. Kapag mag-comment sila, that means sila raw yung may karapatan. Once na mag-response ka, sabihan ka agad na hindi ka makatik ng criticism, constructive criticism, opinion ko lang yun, ganyan niya. Ang dami nilang ichichiburichi, parang wala kang karapatang mag-response. Kami lang dapat magsalita, ganon. So, nag-ano siya. Alam mo ba, 40 years na ako dito. 40 years na daw siya dito sa US, sa California. And ang kapal ng mukha, ang hambog ba? Hambog. Yung Pilipino na makikita mo na hambog. Na meron akong mga bahay. Meron daw siyang mga bahay. And then meron daw siyang, ang dinadrive daw niya is Land Rover. O diba? Hambog ah. 40 years, Land Rover. Ilang bahay na daw siya. Nakakailang bahay na. Natawa ako. Binablock ko mga loves kasi. Yung mga taong ganun, na ayaw ka pero palaging nakapanood pa rin sa sayo. Yun yung talaga yung sabi ko. So toxic, so hambog. Pinoy style talaga siya. Yung parang yung ibang Pilipino na sobrang hambog. And then, dahil page ko ito, so parang kung mag-comment sila, kung meron silang sasabihin, and then gusto mong mag-response, wala ka ng karapatan kahit anuman. Kahit anuman, wala ka ng karapatan. Kung sinabihan niya ako, na ang dumi ng bahay ko, totoo naman talaga na may mga cluttered yan. At ang response ko lang naman is, bahay ko yan, may bahay ka ba? So nagtanong ako, of course, no? Siya lang ba yung pwedeng mag-ano? So sabi ko, bahay ko naman ito.
So alam natin na marami si Taming gamit. At hindi ko naman sinasabi na sobrang linis ng bahay ko. Dililinis ko lang yung bahay ko kung saan kami magtambay. Bedroom, bathroom. Sabi pa niya yung bathroom daw niya pwedeng matulugan. Sa akin din, pwede doon ako kakain, matulog, magtambay, magkapi, lahat-lahat. Sa aking bathroom. So, ang hambog ba? Hambugira. Hambugirang dako. Mga Pinoy na iba. Ibang Pinoy lang ha. Sobrang hambog. Yung parang, uy, malulunod ka sa kahambugan. Hindi man nakakasad, nakakaluka lang talaga. Ang ganda ng sasakyan na gamit ko, marami akong bahay. Yung CR ko pwede matulugan, yung bahay niya sobrang linis. Ini-stock kong picture, ang dumi-dumi. Ang dumi ng bahay. O may bata pa, may bata siya. So of course, pag may bata, mga apo ata yun. Maraming laruan, sa ano, natural lang yan. Pero huwag mong ipanghambog na sobrang... ano yung bahay mo linis, kasi kapag may bata hindi po malinis ang bahay, no? So kaluka kayo. Ito pa ha, road daw ko mga pagkatao. Can you imagine somebody told you ang dumi-dumi ng bahay mo? Sinong road ngayon? Ako pa yung naging road dahil sasabi ko bahay ko naman ito. Ako pa, di ba? Ganyan yan, hindi nila matanggap na may respanan sila. Hindi nila matanggap. At yung mga nafe-feel nila na sila yung road, ako pa yung naging road. Can you imagine? Dahil hindi nila matanggap na nirespanan ko sila, ako pa yung road. Sila naman yung nag-start. I know, nasa social media ako. So kung mag-response ako, may karapatan ako. Kung sabihan mo ako na rude na vlogger, look at yourself first. Okay, kung bakit maging ganyan ang tao. So, that's it. Pansit. Sa mga inggitera at mga palaka dyan, bahala kayo sa buhay ninyo. Garden na ito para naman ma-start na tayo, no? Start lang magtanim. Kasi maganda na yung panahon. No? Sasabihin ko sa inyo, kung maging rude kayo, huwag kayong masaktan kung maging rude yung isang tao. Sa comment ko, I think hindi naman ako rude, no? Nagsabi lang naman ako na bahay ko to. So, kung madumi yung bahay ko, hindi naman kayo yung nakatira. Hindi naman ikaw yung nakatira, babae ka. No? For sure, naghanap yan ng ibang Facebook account to watch my video. Kasi, binablock na kita. I don't like people who is very, you know, ang taas ng tingin sa sarili. Ikaw na yung pinakamataas ang tingin sa sarili. So kung ano naman ngayon, kung 40 years, kinakount niya, sabi pa niya. So wag mo akong anuhin, alam ko yung buhay mo. Of course, you know. Kasi sinasabi ko naman yun sa social media. Kung paano ka nakapunta dito, kung paano mo na-meet si Tami, yung biyanan ko, yung bahay sa isang bahay, di ba? Tagapanood siya, mga darling. Tagapanood siya. Sabihin ko sa inyo, mga taong obsessed. Obsessed ka, dai? Bago ka magsabi na madumi yung bahay ko, maglinis ka muna yung kalat mo. Ang daming kalat ng bahay mo. Yun lang. Kung hindi mo tanggap na nag-response ako sa'yo, ikaw yung nag-start. Rudeness, pasalamat ka na yun lang yung response ko sa'yo.
naamin ko naman yung bahay ko is makalat. Hindi perfect. Hindi po yan museum. Yung bahay ko is hindi po yan showroom. Hindi po yan showroom. Bahay po yan namin. Model house. Hindi po yan model house. Pag sure, good. Kaloka. Mamatay sa inggit ang mga inggitera. Inggit na inggit. Alam niya na alam niya yung buhay ko, mga loves. Sobrang alam niya. Nung nakaraan ko, sabi ko sarili ko, of course, malalaman mo kung tagapanood ka talaga from the beginning, no? So, obsessed lang talaga din pala siya sa akin. Alam niya yung buhay ko. No? Yun, mga loves. Dito o doon tayo sa kabila. Whew, tama na itong lupa. Puti po yung mga kahoy. Ah, di ba? Oh, puro puti.